ating umagay, napapakinggan ninyo ako 7:30 to 8 dito sa DWBL 1242 kHz. Sa akin pong Facebook page, hanapin nyo ako, Patnubay sa Kalusugan, para pwede kayong mag-chat sa akin sa aking Patnubay sa Kalusugan page. Yung po yung FB page ko, Patnubay sa Kalusugan. Ugali nyo i-like, i-share para makinabang yung mga kaibigan ninyo. Ganon din po sa aking YouTube channel. Hanapin nyo yung pangalang Rose Alfonso. Ugali nyo i-click yung subscribe para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. At para malaman nyo rin kung meron kayo gustong topic na gustong malaman, ay ulit-ulitin nyo lang po yung mga video ko dyan sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo lang yung subscribe, no? Ngayon po, ako po ay si Ma'am Rose, sa mga first time pa lang nakinig ng aking programa dito sa radyo, at mga first time pa lang nakapanood sa aking FB page sa Patnubay sa Kalusugan. Ako po ay isang health educator, hindi po ako medical doctor. Member po ako ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas, mula pa noong 1985. Bilang isang health educator, ako po ay nagtapos ng Bachelor's of Education degree, nagpatuloy mag-aral ng public health at nag-aral ng natural medicine dito sa Jensen International Institute of Health sa Escondido, San Diego, California. Nag-attend din ako ng seminar about natural medicine sa Waymar Institute sa Sacramento, California, and School of Alternative Medicine sa Palm Springs, California. Alam niyo po, ang prevention is better than cure. We need education more than medication. Magbasa kayo, mag-aral kayo, makinig pa kayo ng ibang mga health program para magbigay kaalaman sa pag-aalaga sa ating katawan. Ganun din sa panahon ng emergency, may biglang na aksidente, inatake sa puso, na stroke, na laso, na balian ng buto, na food poison kayo, mga pangkaraniwang sakit, mga sipon, ubo, lagnat, ay mga pangkaraniwang sakit pagka hindi mo na-recognize kung ano yon, pwede mo itong ikamamatay. Kaya nga po yung key to survival ay early recognition and immediate action. Kaya nga po ang ating aklat na Natural Remedies Encyclopedia, 11,000 home remedies ang nababasa nyo po dito, mga 730 diseases and disorder ang topic niya. May important knowledge about herbal medicine, mga water therapy, marami pa kayong information na malalaman dito, yung principle of good health and right living. 4,800 po ang aklat na ito, hard book. Maganda idagdag din nyo sa inyong library na meron kayong kasamang mga doktor na magpapayo sa inyo kung anong dapat nyong gawin sa mga pagkakasakit sa loob ng tahanan. Tandaan nyo po ha, may iba't ibang lunas sa bawat sakit ng tao. Kaya pinakamainam, magpakonsulta kayo sa doktor. Katulad po, may nagchat-chat sa akin, tinatanong ko ano yung sakit nila. Hindi naman po ako nagda-diagnose. Kailangan, yung itatanong yun, bawa, sabi po ng doktor, may hika ako. Hindi yung sasabihin niya yung nararamdaman niyo, tapos ano ba daw yun. Hindi naman po ako doktor para i-diagnose ko kayo. Ang sa akin, kung ano yung sakit niyo, bawa, diretsyong sabihin niyo, ako ay diabetic, ako ay high blood, ako ay, sabi po ng doktor, yan, magpapayo na ako sa inyo, no? Lalo na di ko naman kayo nakikita. Tulad po ngayon, meron pong isang kaso ng uri ng isang 22 years old na batang babae, 22 sa ito ay namatay siya ng hypovolemic shock. Ano po ba yung hypovolemic shock? Ito po ay nakakamatay. Ito po ay mga 1/5 ng iyong dugo or fluid supply, more than 20% ng tubig nyo sa katawan at dugo nyo, nagkaroon ka ng severe loss. Kaya pagka meron kang severe loss ng fluid and blood sa katawan mo, ang puso mo hindi makapagbomba ng sufficient, kaya imposible na ang puso mo magpump siya ng sufficient blood sa katawan mo pagka 20% na walang ka ng tubig at dugo sa katawan mo. Yung hypovolemic shock, it leads to organ failure. Nagre-require ito ng emergency medical attention. Ano po ba yung hypovolemic shock? Ito po yung common type ng shock sa mga young children and
older adult, tulad po yung namatay na kabataan, 22 years old lang siya. Susceptible daw po yung very young children and older adult. Ano po ba dahilan para bakit ka nagkakaroon ka ng hypovolemic shock? Ang hypovolemic shock, ito resulta ng sudden, bigla-biglang nawalan ka ng dugo at tubig within your blood. Ang blood loss of this ay nag-a-occur, ay, paano po ba? At bago natin idun ay sagutin, paalala muna sa ating sansiera oil. Meron tayong isang uri ng langis, pinagsama-samang katas ng halamang gamot, acapulco, pansit-pansitan, luyang dilaw, turmeric, ginger, luya, bayabas, oregano, malunggay, gota cola. Ito'y subok na mabisa sa sakit ng ulo, sa sipon, sinusitis at ubo, pamamalat, sa mga stiff neck, pagkakinakabag ka, sinisikmura, ipahid mo sa sikmura mo. Pag masakit ang dibdib mo, nahirapan ka huminga, merong kamplema, may asma ka, imasaj mo sa dibdib mo para makahinga ka, lumuwag ang paghinga mo. Magbabara ilong mo, nahihilo ka. Amuyin mo lang yan sa mga may dysmenorrhea, sa mga may rayuma, nananakit ang kalamnan, mga pinupulikat, mga varicose vein, ihaplas nyo po ang sansiera oil. Sa mga mayroong patay na kuko, patak mo yan, pampabuhay ng kuko yan. Sa mga alipunga, eczema, pigsa, lagyan mo ng sansiera oil, lagyan mo ng activated charcoal, gagaling yan, no? At sa mga may kuto, pangalis, pampatay ng kuto at lisa, imassage mo sa anit mo. Available po yan sa atin sa Lagman Building, doon po sa ating opisina. Paano ba pagpunta sa Lagman Building? Sakay lang kayo ng LRT, baba kayo ng Blumentritt LRT Station. Nasa kanto ang Lagman Building, nasa baba natin ng 7-Eleven, katabi po natin ang San Roque Catholic Church, katapat natin ang Pure Gold. Nasa baba mismo ng LRT, Blumentritt LRT Station. Bumili po kayo kay Moss, yung security guard natin doon. Araw-araw nandun siya, 7 o'clock na umaga hanggang 7 ng gabi, pwera lang araw ng Sabado. Pwede kayong bumili sa kanya. Alam mo, pag-uusapan natin itong tungkol sa atin tinatalakay na hypovolemic shock. Bakit po nawawala ng, nagkakaroon ng blood loss, kaya nagkakaroon ng ganitong shock? Maaring ang bleeding nito, maaring meron kang malaking sugat. O, nabaril ka, na ikaw ay nasugatan ka ng malalim, o kaya nagre-regla ka, o kaya ay nanganak ka, nagkaroon ka ng bleeding, sobrang bleeding. Sa sobrang bleeding mo, hindi maampat ang pagpigil ng pagdurugo mo. Katulad po nun, yung kaibigan ng anak ko na kanyang nanay ay nanganak, tapos sobra yung bleeding. Binibigyan na siya ng dugo, pero hindi po niya masapatan. Nagkaroon siya ng hypovolemic shock. O kaya po, bleeding sa traumatic injury mula sa aksidente. Meron kang internal bleeding na hindi mo alam, abdominal organ or mga ectopic pregnancy or bleeding from digestive tract. Internal bleeding, syempre hindi mo nakikita yun eh, sa loob yun eh. Kaya yan po ang dahilan. Okay, paalala mo na sa ating activated charcoal. Alam mo, activated charcoal natin, ito yung tumutulong para ma-filter out ang mga toxin at mga drugs sa katawan. Kaya kung may kabag ka, hyperacidic ka, maasim ang sikmura mo, inom ka ng activated charcoal. Diba sa mga water filter system, ginagamit ang activated charcoal? Ang charcoal po ay pan-detox sa liver, sa colon, panlinis ng ating dugo. Ang ano po, yung mga food poisoning, mga nagda-diarrhea ka, na-drug overdose ka, ito po ay meron siyang antibacterial, antiviral, antifungal, pan-detox ang activated charcoal. Sa mga bad breath, ina-absorb niya yung smell, bad smell at harmful gases, ito pong activated charcoal. Sa mga skin infection, alimbawa po, para ma-avoid yung tetano, kagat ka ng aso o pusa, hugasan mong mabuti ng tubig at sabon yung sugat mo, yung kagat ng aso, tubig at sabon, saganang tubig. Tapos doon, lagyan mo ng charcoal powder, tapos iinom ka ng tatong activated charcoal. Ito po yung ayon sa United States Department of Agriculture, Department of Agriculture sa US, nagmamanage ng program related sa mga food, ganon. Ganon din yung PubMed, ito po yung science-related journal sa kanilang medical line database.
sila po nag-sabi ang activated charcoal, ito po ito'y anti-poisoning ito, no? Okay. Babalik po tayo dito sa pinag-usapan nating hypovolemic shock, yung endometriosis, yung makapal ang matres. Pagka kasi kumakapal ang matres mo o kaya yung mga merong PCOS, no, yung mga cysts sa ovary, ovarian cyst, no, polycystic ovarian cyst, no, sa sobrang bleeding po niyo, internal bleeding, mga pag 20% na dugo ang nawala sa inyo, pwede kang magkaroon ng hypovolemic shock. Yung ano po, yung actual blood loss, ito yung pag nawalan ka ng blood, automatic nawawala din yung fluid mo, nababawasan ng blood volume mo. Kaya yung excessive prolonged din na diarrhea, yung nagsukatai ka, maraming tubig ang nawala sa'yo, o kaya yung mga severe burn, nasunog ka, maraming tubig ang mawala sa'yo, o kaya yung sobrang pagsusuka, at saka yung sobrang pagpapawis, no? Kaya nga po yung hypovolemic shock, nawalan ka ng tubig sa katawan. Kasi ang dugo natin nagdadala ng oxygen at essential substances sa ating organ and tissue. Pag nagkaroon ka ng heavy bleeding, walang enough blood na nagsisirculate, ang puso mo, hindi siya makapump ng dugo. Kaya ang katawan mo mawawala ng substances ng napakabilis at hindi agad nare-replace. Magsha-shutdown ng katawan mo, yan tawag doon ay shock. Kaya ang dugo mo, ang sabi ay biglang tataas, ito po ay nakakamatay. Kaya ang simptoma po ng hypovolemic shock, ano yon? Bago natin sagutin yon, paalala mo sa vitamin C. Alam mo, ang vitamin C, napakahalaga mag-take ka ng vitamin C. Kasi nga po, prone tayo sa infection, polluted ang ating lugar. Marami sa ere na virus, bacteria, na minsan magugulat ka na lang na may hepatitis ka, na meron kang tuberculosis, may pulmonya ka, dahil nga sa maruming environment. Kaya yung vitamin C, ito po yung ating gagamitin para tumaas ang antibodies mo, para tumaas ang interferon, para yung antibodies tumaas, para maiwasan ang pagpasok ng mga viruses na pwedeng makapinsala sa atin. Ang andun din, ang vitamin C din, naririnis ang panganib sa cardiovascular disease. Dahil sa sobrang taas ng BP mo, sa tala ng panahon, umiimpis ang ugat, lumolobo, napuputokan ka ng ugat. Kaya yung kaso ng aneurysm. To prevent the risk of cardiovascular disease, mag-take ka ng vitamin C sa prenatal treatment para maiwasan po yung infection habang nagdadalan tao ka, ay mag-take ka ng vitamin C. Sa mata natin, para ma-prevent ang blindness sa katarata at ganun din sa ating glaucoma, mag-take ka ng vitamin C. Pampigil din ng wrinkles ang vitamin C. Kaya nga po, ang vitamin C protection sa mga harmful molecule, tinatawag nating free radical. Ang free radical, ito po yung cause ng damage sa ating mga cell and body tissue. Nagko-cause ng degenerative diseases like cancer, yan. Kaya ngayon ang vitamin C, ginagamit ang ating katawan para labanan itong free radical na to. Ito'y available po ito sa atin sa Lagman Building. Kung malayo kayo, pwedeng i-deliver naman to through LBC. Kung i-deliver po sa LBC, yung order nyo, ina-advise ko kayo na magbayad muna kayo sa Palawan. Pagkatapos nun, pagka na-send nyo sa akin yung truck number ng pinagbayaran nyo, i-deliver na po ng LBC yung order nyo. Kasi sa experience ko, nag-deliver ako walang bayad, natatagalan po yung payment. Kaya kailan po, ako naman agad naman akong mag-deliver pagka natanggap po kagad yung bayad ninyo. Okay, ano po ba yung itong simptoma ng hypovolemic shock? Paiba-iba po, no? Depende sa severity ng fluid or blood loss mo. Tandaan nyo po, ang hypovolemic shock, nakakamatay ito. Kailangan ng emergency medical treatment, lalo na kung meron kayong internal bleeding symptoms. Mahirap kasing ma-recognize yung internal bleeding . Kaya hindi po kasi nakikita. Nagkakaroon ka ng hemorrhagic shock. Hindi mo kasi nakikita yon. Kaya pagka nagkaroon ka ng hemorrhagic shock, internal bleeding,
ikamamatay mo to. Kaya importante ng urgent treatment dito. Okay, paalala sa omega-3 fatty acid. Ang omega-3 fatty acid, meron siyang essential fatty acid. It's good for the health. It is good for your eyes para hindi ka magkaroon ng katarata, then glaucoma, yung bad cholesterol mo, pabababain niya. It's also good for your brain, yung essential na yon. Ito pong ano, nakaka-reduce ng depression, yung omega-3 fatty acid. At saka yung anti-inflammatory, di ba? Yung tulad po ng eczema, psoriasis, asthma, arthritis, mga ano po, any kind of infection, nagkukos ito ng inflammation. So, itong omega-3 na meron siyang essential fatty acid, pampigil ito ng inflammation. Nare-reduce din ang blood clot kasi pag may namuong dugo, pwedeng magbara sa daluyan ng dugo, maging dahilan ng stroke or heart attack. Kailangan mag-consume ka ng omega-3 fatty acid para maiwasan mo yung sudden death sa stroke and heart attack. Pang-alis po ito ng lapot ng dugo. Alam mo, ang mild symptoms po ng hypovolemic shock, masakit ang ulo, madaling pagod na pagod, naalibadbaran, sobrang pagpapawis, at hilong-hilo. Ang severe symptoms po nito, kailangan talaga ng emergency medical attention. Malamig ang kanyang balat, malamig na basa-basa. Yan po ang nararamdaman ng mga taong merong hypovolemic shock. Paalala mo na po sa ating lecithin. Alam mo ang lecithin, natural source ng choline yan. Importanteng role yan sa ating memorya. Pag meron kang lecithin, ito very effective para magkaroon ka ng better concentration and memory. At saka anti-aging pa. Subukan nyo po pag senior citizen ka, nagtitake ka ng lecithin, anti-aging to. You look young. Kasi sasarap ang tulog mo, hindi ka madaling mainis or magalit sa mga estudyante na nag-aaral at sa mga elderly para ma-enhance ang memory skill mo, mag-take ka ng lecithin. Sabi po ng mananaliksik, ang ating utak ay 30% lecithin. Ako, bago ako mag-almusal, nagtitake ako ng lecithin, pampabilis ng metabolism para hindi ako tumaba. Kung payat ka naman, inumin mo lecithin after breakfast. Yung po mga merong hypovolemic shock, ay hypovolemic, no? Sila po ay maputla at mabilis at shallow ang kanilang paghinga. Mabilis yung heart rate nila at konti o hindi umiihi. At sila'y parang nawawala na sa sarili at hinang-hina. Mahina na yung kanilang pulso. Nagkukulay blue na yung lips nila, pati yung kanilang kuko, nangingitim na. At nawawala na sila ng parang nagdidelirio sila. Kaya nga po, ang hypovolemic shock, kung merong external bleeding, profuse bleeding, dapat ito'y mapigilan. Kaya minsan maraming sign ng mga internal bleeding, kasama yung abdominal pain, merong dugo sa tai ninyo, nagiging kulay itim. Tapos meron kayong dugo sa ihi ninyo at nagsusuka ka rin ng dugo. Meron kang chest pain at namamagaan tiyan mo. Yan po ang makikita sa hypovolemic shock. No? Mawawala din yung hilo ninyo pag nagtik-tik po kayo ng super B complex. Alam niyo po ba kung kayo po ay madali kayong magalit, mainis, madali kayong manghina at mahapo, maputla kayo, anemic kayo, mag-take kayo ng super B complex, ha? Okay, kung kayo po ay balik tayo sa hypovolemic shock. Alam mo, ang simptoma po ng hypovolemic shock, tulad na nasabi ko, kailangan po ito ng urgent, no? Lalo na kung meron kang stomach virus. Kailangan nyo ng immediate medical attention. Kailangan po nito, no? Kaya anumang sign ng pagdurugo, mag-seek kayo ng medical attention. Emergency care, first aid, no? Alam mo, pag hindi mo agad nabigyan ng treatment, ang hypovolemic shock, mamamatay ka dito. Kaya call 911 immediately para ma-observe mo ang pasyente. Kaya po, ang gawin mo, pagka dadalin mo na yan sa hospital, pag nagre-response ka, pahigahin ang plat ang pasyente. Elevate mo yung kanyang mga paa, mga 12 inches ang taas na mga paa niya. Ngayon, i-refrain mo yung pasyente na galaw ng galaw, baka merong injury sa leeg o kaya sa ulo
o meron siyang back injury, panatilihin mo ang pasyente na warm. Huwag mo siyang pabayaan na ginawin. Balutan mo siya ng kumot para hindi siya ginawin. Yung tinatag ng hypothermia. Huwag mo siyang bibigyan kahit anong klase ng tubig. Huwag mo siyang paiinumin. Huwag mong itataas ang kanyang ulo. At maaring alisin mo yung mga visible dirt na sa site ng injury. Kaya kung nasaksak man siya or merong stick or arrow, eh huwag mo itong aalisin. Kaya kailangan to, ang gagawin mo lang, sa hospital ito tatanggalin. Kasi pag tinanggal mo yon, lalong profuse ang bleeding niya para ma-minimize yung blood loss. At tapos linalagyan ito ng... Kaya sabi ko nga, emergency kailangan po dyan eh. Kung wala namang saksak, katulad po doon sa amin sa... yung bahay namin dati sa Cavite, katabi namin ay gasolinahan, meron pong nanloob, no, hinold yung gasolinahan namin, sinaksak yung kahero doon, no, eh talagang dito sa banda dito sa may leeg siya sinaksak. Ang ginawa ko, kinuha ko yung damit niya, nilagyan namin ng pressure, madiin na pressure para tumigil po yung bleeding, at nadala naman namin ang buhay sa pinakamalapit na hospital. Kaya alam mo, ang complication nitong hypovolemic shock, talong sabi ko, ito po'y nakakamatay. Kaya kailangan po ito, ng, kasi pag nawalan ka ng blood or fluid, pwedeng madamage yung kidney, pwedeng madamage yung brain, at pwedeng mag-cause ng heart attack. Kaya ikinamamatay po nito. Kaya yung hypovolemic shock depende sa bilis ng kawalan ng tubig at katawan. Kaya nga po, dapat makarama-survive ang pasyente, lalo na po sa mga diabetic, merong previous stroke, merong heart or lung problem, may kidney problem, lalo na yung mga nagtitake ng pampaalis ng lapot ng dugo, pwedeng magkaroon ng complication ng hypovolemic shock. Kaya pagka nagtitake kayo ng blood thinner, kailangan ito po ay binabantayan ito ng doktor. Kailangan po ito ng diagnose, physical examination, pag severe sign ng shock, very low ang blood pressure niya. Yung heavy bleeding, dapat ma-recognize kung internal bleeding. Kaya kailangan ito ay dapat ma-blood test siya. Meron siyang electrolyte imbalances. Kailangan ng CT scan. Bilisan po ang gagawin ng doktor. Kaya hindi pwedeng babaliwalain po ito. Kailangan ng treatment sa doktor. Kaya alam niyo po, in-stabilize na lang yung pasyente. Kaya binibigyan niya ng blood plasma transfusion, platelet transfusion, red blood cell transfusion. Marami silang gagawin. Kaya inuulit ko po, kaya dapat talaga meron kayong immediate action sa mga pasyente para maiwasan ng sudden death, no? Kaya po yung mga common complication nito, tulad na sabi ko, kidney damage and death and sa brain mo, no? Malaking tulong po ang magagawa kung presence of mind. Kaya yung pong kilala namin, yung kanyang anak ay nurse daw, ay 22 years old, na hindi nagulat ang kanyang ina sa biglang pagkamatay ng kanyang anak. Meron po kaming isang bagong yung lavender oil natin. Meron tayong lavender oil. Tayo pong mga nagda-dry ang skin. Pagkatapos yung pong maligo, masarap ang amoy nito eh. Pampabango pa to. I-massage mo sa mga dry skin mo pagkatapos mong maligo yung lavender oil. Yung magpamassage ka ng buo mong katawan, body massage, gamitin mong pang-massage sa buong katawan mo yung lavender oil. Pamparelax, pampatulog, pamparelax ng buong katawan. Ako po, ginagamit ko ang lavender oil sa aking pagmamassage. Nagpapabody massage ako twice a week. At pagkatapos kong maligo, pinapahiran ko ng lavender oil ang buo kong katawan para hindi mag-dry ang skin ko. Okay? Yan po, available po yan sa atin sa Lagman Building. Punta lang kayo doon, o kung gusto yung magpa-deliver sa LBC, mag-chat lang kayo sa akin sa aking Facebook page. Ugaliin po ninyong makinig 7:30 to 8 Monday up to Friday dito sa DW Bell 1242 kHz Patnubay sa Kalusugan. Hanapin niyo po ako sa akin Patnubay sa Kalusugan page, at ganun din po sa aking
YouTube channel. Hanapin nyo yung pangalang Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe para ma-notify kayo sa bago kong video at para mapanood nyo yung topic na gusto ninyo. Ako po ay nasa Lagman Building every Thursday 10 to 12 para makausap ako, para pa-check up kayo at mabigyan kayo ng payo sa sakit po ninyo. Dadako tayo sa ating food for thought, Psalms 25 verses 4 to 5. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan. Ituro mo sa akin, sapagkat ikaw ay Diyos, ang aking kaligtasan. Ako'y naghihintay ako ng buong araw. Sa buong maghapon ng ating buhay, tayo po'y maghintay ng tahimik sa Diyos. Lagi tayong manalangin, ang espiritu ng katotohanan ay ibibigay sa atin upang ituro sa atin ang tamang daan o landas para tayo ay hindi mapahamak, hindi tayo ma-take advantage ng mga tao, dahil po maraming tao ngayon ang manloloko sa ating kapaligiran. Kapag hindi ka nakakonekta sa Panginoon, sabi nga, "The Lord is my light and my salvation," sa kadiliman ng mga bagay na hindi nakikita, because your God is your light and your salvation, ikaw ay malilihi sa mga taong gustong mag-take advantage sa'yo. Kaya ang lapin natin gawin, sabi, trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. In all your ways, acknowledge God. He will direct your path. Ihabilin mo lagi sa Diyos ang lakad mo. Magtiwala ka, siya ay he will act on your behalf. Kaya nga po, sa buhay natin, without me, sabi ng Panginoon, you can do nothing. Kung wala kayo sa akin, hindi kayo nakakonekta sa akin, wala kayong magagawa. Kaya nga po, ito'y challenge sa atin. Ang tungo sa kaligtasan ay tundaan na matuwid. Ito'y tungo sa Panginoon. Dagdagan po natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. And don't forget, lagi kang manalangin upang ikaw'y malayo sa tukso at kapahamakan. Maraming salamat po. Magandang umaga. Nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos siyang sumaten sa buong maghapon.